Hello guys, welcome sa Nax TV Arowana Edition. Siyempre, bago tayo mag-start, shoutout muna kay JR Mamosog. So, gaya ng nasabi ko sa inyo sa last video ko, this time, papakita ko sa inyo yung lighting system ko. Nabanggit ko sa previous video ko na lights on, lights off. Sinabi ko rin na simple pero unique yung setup ko. Simple kasi mabibili nyo nga sa DIY yung mga ilaw na ginamit ko. And unique kasi hindi nyo na siya kailangang i-on or i-off. Automatic na siyang nag-on and nag-off depende kung ano yung lagay ng araw sa labas. So, paano ko nagawa yan? Makikita nyo sa screen nyo. Yan, naglagay ako ng solar panel sa bubong. So, makikita nyo dyan, isang 30 watt na solar panel tsaka isang 50 watt. So, yung 30 watt na solar panel na nakikita nyo dyan is made in China. Ay, medyo duda ako na 30 watt nga yan kasi masyadong maliit. So, ginawa ko tong video na to para hindi na kayo gumastos dun sa mga ibang kailangan bagay na kailangan nyo para ma-set up nyo yung katulad nung sa akin. So, start na tayo. Again, start tayo sa solar panel. Kung bibili kayo ng solar panel, ang bilhin nyo na yung made in Germany. So, nakita nyo dyan sa screen, yung 50 watt is so malaki siya as compared dun sa gawa sa made in China. So, mamaya, bibigyan ko kayo ng breakdown ng mga prices, pati na rin yung diagram kung paano isa-setup to. So, as you can see, ito yung setup ko, no? Nakabukas yung ilaw kasi may araw sa labas. So, check nyo rito. Sige, lapit ka. Pakita mo yung ano. So, ayan, makikita nyo guys. Ito yung ilaw ko. May LED akong ginawa dyan, DIY. Nabili ko yung LED strip sa online shop. And then, meron akong dalawang floodlight na tagto 12 volts, 10 watts yung power rating nung bawat isa. So, gumagamit din ako nito. Voltage regulator to. So, hindi nyo, pwede nyo kasing idikit or i-connect yung solar panel directly sa ilaw. Kaya lang yung solar panel, usually yan 18 to 21 volts. So, if i-connect nyo directly yung solar panel sa ilaw, iilaw siya actually mas malakas. Kaya lang, malaki yung possibility masusunog yung ilaw nyo. Kasi nga, 12 volts lang naman yung ilaw nyo. So, kailangan nyo gumamit nito, which is voltage regulator. So, solar panel, dadaan sa voltage regulator bago nyo i-coconnect yung ilaw nyo. So, ang masasuggest ko, if bibili kayo ng 50 watt na solar panel, yung combination ng ilaw nyo, siguro hindi lalagpas sa 40 watts. So, ganun yung setup ng ilaw ko. Again, iilaw siya mag-isa pag may araw. Pag walang araw, mamamatay siya mag-isa. So, makikita nyo dyan, wala siyang switch. So, itong part naman na to, since na-mention ko na kung paano gumagana yung lighting system ko, ginawang ko rin ng paraan yung tungkol sa power outage. So, maraming ng problema kahapon. Dahil nga binagyo tayo ng bagyong Rolly, no? So maraming nawalan ng kuryente. So since nagkabit na ako ng solar panel, naisipan ko magdagdag pa ng isa pang solar panel. So another 50 watt, bumili ako, kinabit ko sa bubong. And then this time naman, kailangan meron kayong solar charge controller na katulad nito. So mabibili nyo yan sa online shop. Actually, ito yung kasama nung 30 watt ko na made in China. So, nandyan na siya, might as well gamitin ko na rin siya. So, bahala na kayong mamili kung anong klaseng solar charge controller yung gagamitin nyo. So, this time, yung isa ko pang 50 watt na solar panel, dito ko kinonek. May instruction naman yan pag bumili kayo. Ang importante lang dito is yung mga settings. So, i-guide ko na kayo sa mga settings
Yung first na makikita nyo is yung current voltage niya, no? Yung ito yung binibigay na power ng inyong solar panel. So pag kinlik ko yan, yung 13.5 na yan is yung 13.5 is yung float charge niya. Meaning yan yung parang pinaka full bat na i-charge ng inyong solar charger or ng inyong solar panel sa inyong battery. So after ng flow charge is yung load reconnect. Mamaya ko na-explain yan. Dito muna tayo sa load disconnect. So yung load disconnect is yan yung minimum na voltage. Kapag ginamit nyo kasi itong, let's say, no, wala nang araw, bumababa yung voltage reading eh. Kasi nga nako-consume nyo na yung charge ng inyong battery. So bumababa ng bumababa yan. So pag bumaba ng 11.5 yan, automatic i-disconnect niya kung ano man yung nakalagay sa load. Para yon ma-prevent yung sobrang pagka-discarga ng inyong battery, which is makasira sa battery. So balikan natin si load disconnect, reconnect. So ito naman yung kapag nagka-araw na, i-charge niya yung battery nyo. Pag naabot niya na yung load reconnect na part, which is 12.6, bibigyan niya na naman ng power yung inyong mga load na nakakabit sa solar charger nyo. So, pakita ko rin. So, right now, ito yung load ko. Ang load na nakalagay sa akin ngayon is yung Hippo air pump ko, which is in itself, no? Pwede na siyang tumagal ng 8 hours. Pero since kinabit ko na nga siya sa solar panel, never na siyang mamamatay. So kahit pa mag-brown out ng 1 year, okay lang kasi tumatakbo siya. And one more thing, punta tayo sa harap. So ito pa yung isang nakakonect sa solar charge controller ko, yung maliit na USB pump. 4 watts lang yan. So, hindi rin ako kakabahan na mawala yung or matuyuan yung aking overhead sump. I mean, hindi matuyuan. More of titigil yung circulation, no? Kasi nga, once na nagka-power outage, syempre yung main pump ko, which is yung Sequest, pag walang kuryente, mamamatay yan. So, titigil yung water circulation ko sa sump. Pero since nagkabit nga ako ng 4 watts na USB pump, hindi ko na kailangan mag-worry. Continuous na rin yan gumagana. So, nag-charge yung battery ko sa umaga and then sa gabi, yun yung ginagamit ng aking air pump at saka ng water pump ko. So lastly, papakita ko sa inyo yung battery ko. So guys, ito yung battery ko. 50 ampere. Ito yung una kong nabili, 7 ampere. So hindi nyo na kailangan bumili nito. Kasi sobrang hindi nyo magagamit. So wag na kayong bumili nito. Ang kailangan nyo lang is 50 ampere. More than enough na yan para mapagana nyo ng non-stop yung inyong air pump, pati na yung inyong USB water pump. So, yun. So, all in all guys, no, kung ang pagbabasihan natin is yung lighting system, gumastos ako ng mga, sa solar panel kasi yung 50 watt is around 1,007. Gagastos kayo sa voltage regulator, nasa 600 yan eh. Good for 120 watts ata yan. So, pwede rin kayong bumili ng mga pang 50 watts lang. Pero kasi, naglagay na ako ng medyo mataas-taas. Just in case in the future, no, may balak akong idagdag. And then, yung mga floodlight, LED, hindi naman lalagpas ng 1,000 yan eh. So, total nyo around 2.5 siguro yung lighting system na setup. Kung gusto nyo yung ganyan, nag-on sa umaga, then nag-automatic off sa gabi. So about dun naman sa
sa backup air pump and then para dun sa water pump, parehong USB connection yon. So, kailangan meron kayong battery. So, again, solar panel na 50 watts, around 1,700. And then yung solar charger, no? Kung hindi kayo bibili ng made in China na solar panel na may kasamang solar charger, solar charge controller, nasa around 200 to 300. Pero kung gusto nyo bumili ng mas mahal, mas magandang quality, kayo na lang ang mag-check sa mga online shop. Tapos yung battery yung mahal actually. So pinakita ko kanina, meron akong 7 ampere na battery, which is hindi nyo magagamit kasi mabilis maubos. Kailangan pala at least around mga 50 ampere. So yung 50 ampere hour na battery na nabili ko is around 3,200. So 3,200 plus yung solar panel, 5,000 na yon. Yung pump, USB, mura lang yan, 300, 200 plus. And then hindi nyo na kailangan actually bumili nung air pump na backup, kasi nga backup na to eh. Ginamit ko lang yan kasi meron na ako. Pero if ever may nabibili namang air pump lang na USB lang din, kung gusto nyo i-check yun sa online shop. So around mga siguro 5,500, ganun, gagastos kayo ng ganun. So yun, hopefully guys, no, nakatulong ako. That's all for now. Yung diagram makikita nyo sa screen nyo. Lahat ng setup na ginawa ko is parallel. So meaning, lahat ng positive, pagsasamahin nyo, lahat ng negative. So hindi siya walang nakasiris dyan. So pakita ko na lang yung diagram sa screen kung gusto nyong kopyahin. So yun, make sure to subscribe, paki-like and share na rin. That's all for now. Thank you. Bye!